Hello everyone, welcome to Shandy Vlogs, and today welcome to my DIY mini home bar tour. Pero yon, this is one of the most awaited video or vlog, especially by my friends na nakikita yung mga post ko, nakikita yung nakikita nila o napapanood nila sometimes yung mga mga post and pictures ko nandito ako nag stay. Okay, this is DIY bar, home bar, or matagal ko na talagang pangarap to magkaroon ng bar, pero alam niyo yun, hindi ka makabubo talaga ng concept or ng design at your own. Pero just want to be honest, yes, this is a DIY bar, but this is inspired with different designs and different persons. Ayun. So, some of here are, alam niyo yung pinagbubuo mo yung iba't ibang inspiration ng bar. Ito yung naging buo. Ito yung talagang personal and DIY kasi ito yung gusto ko. Kasi some bars ay hindi naman ganito lahat. Parang pinaghalo-halo lang talaga. Ganun. So, yun. Ito yung share ko sa inyo. So, are you ready? So this is one of my favorite spot here in our house. Pati yung mga anak ko, pati yung asawa ko. This is our bar area, our slash our breakfast area, slash our coffee area, and milk tea or tea area. And this is our, ano ba ba, tambayan, chikahan area. Lalong-lalo na yung aking mga anak. So, ito yung favorite spot lang talaga namin. Sa ngayon, sa bahay, nung nag-makeover kami. Before, bigyan ko lang kayo ng konting preview. Which is, ipapakita ko sa dulo ng vlog na to, is yung itsura nito dati. Okay? Dati, meron dito malaking cabinet na hindi ko ma-let go. Ayun. Kasi, syempre, pag binili mo, pinaghirapan mo, ginawa mo, design ko rin yun. May kasi ako magpa-customize sa Palochina made cabinet, kitchen cabinet, na personal ko rin dinesign. Ngayon, ginawa ko na siyang, yung mga medal and awards corner ng mga bata. So, soon, papakita ko yun sa inyo in my living room vlog. Ayun, so, hindi ko siya ma-let go, pero alam yun, kailangan mo talaga mag-let go minsan, para mas gumanda yung buhay mo, mas maging maayos yung buhay mo, magle-let go ka talaga. Charot. Yeah, totoo yun. Magle-let go ka talaga para gumanda yung hugot eh, no? Wala naman akong paghuhugutan, wala naman akong pinanggagalingan, pero para sa inyo, huhugot ako. Ayan. Kailangan mo talaga mag-let go para mas gumanda yung buhay mo, mas maging makaliwalas yung paligid mo. At alam mo yun, positive lang ang dating yung vibes ng area na to. Ayan, yan na naman ang kadaldalan at haba na naman ng video. So, are you ready? Ako ready na. And I'm so excited to show you guys my home, mini home bar, DIY bar slash DIY bar. So, let's see! Okay, so let's start here. Since nandito na ako, ayoko naman nung bumaba. At mag-effort pa ako para bumaba. So, let's start here in the countertop. Okay? Una, ayun nga, customized ko yung height nito at the same time, yung laki niya, sinukat. So, design ko talaga ito, itong itsura ng counter na to. At ito, kahoy lang po ito, made of wood. And then, nag-iisip kami kung ipapa tiles, granite, or pintura lang. Kaya lang, we just suggested by Kuya Resty, yung kuya ng husband ko niya, if laminated formica. So, ito, pakituto. Camera woman. Ito is made of formica. Alam niyo yung sa mga, alam niyo yung sa mga kantin na, yan, pupunasan mo lang, wala kang so much hassle na gagawin. Kasi kung tiles or granite, mabigat. So, baka later on, hindi rin siya magtagal. So, kung pintura lang naman, every now and then, for sure, since ginagamit nga ito, makukutkot, matatanggal yung pintura, magpipintura ka na naman. So, ito yung sinuggest niya, laminated formica, which is very nice.
affordable, mas mura siya sa tiles, mas mura siya sa granite, syempre. At napakaganda naman. Hindi halata, di ba? Pero formica lang yan. Yung mga kantina or mga turo-turo na kinakainan natin, yun. Isa sa mga magandang choice na nagawa namin para dito sa bar. Okay? So, tulong-tulong din kami dito sa pagbuo. So, dito naman sa area na to, ito yung ilaw. Simulan natin dito sa ilaw. Kung makikita nyo, ayan, iba-ibang color. Kasi hindi po talaga kami decided. Okay? We have bright. Pinili, ako gusto ko tong bright. Personal kong pinili to. Ito yung isa, yung asawa ko. Gusto niya tong white. At ito naman, yung mga bata. Antag beam ba to? Beam. Ayan. So, hindi kami magkasundo sa color nung light. Ayan. Para lahat mapagbibigyan. May bright, may warm. This is warm, I think. This is warm, bright, and yung white. Ayan. So, di ba? Okay yun. Okay. So, dito sa counter, dito muna ulit tayo. Mayroon akong plant dito. Isa sa mga cactus type plant. At ayun, favorite ko lang kasi ang cute ng lalagyan niya. Nabili ko to sa Japan Home. Tapos ito, nabili ko to sa Lazada. I think it's a fortune good luck plant. Ayan, ang cute ng lalagyan niya. Made of test tube and wood. Ayan. So I think I bought this at $199 sa Lazada. So nandiyan lang yan mga pang-display. Pero, tunay siyang plant. Ay, nanunusok to. Yan. Here naman, sinasabi ko nga, this is also our breakfast corner. So, yan. Meron akong biscuit dito na naka-ready lang dyan. Actually, dalawa yan. Pero, isa wala ng laman. Kaya, tinago ko na muna sa pantry. Or, sometimes, pag mag-aaral sila, inaalis namin to minsan, ganun, para maluwag yung space dito. So, here is one of my favorite. Ayan, ito ay, ano to? Dispenser ng cereal. Okay? So, ngayon, sobrang cute niya lang kasi mahilig mag-cereal yung mga kids. Especially, ngayon na homeschool or online classes. So, talagang isa dito sila, kuha na sila ng fresh milk and then, iikot mo lang to na ganyan. Malalaglag siya dito. May bowl ka or cup. Ready na dito. And then, yun, pwede mo lang tipa ng milk or anything. So, ito yung Coco Crunch. Ay, Coco Crunch, bakit naman? Nag-mention ako ng brand name. Anyway, ito yung nakalagay ngayon. Minsan, cornflakes. Yan, minsan naman, ano ba ba? Iba-iba, yung loops. Iba-iba sa, depende. Actually, tuwing grocery, iba-iba yung binibili ko. Para hindi sila magsasawa. Kasi minsan tatagal lang ito dito. Minsan pala ginagawa nila to especially pag cornflakes, ginagawa nilang topper sa ice cream. Pag bumibili akong ice cream, nilalagay nila ito sa ibabaw. Masarap din. Lalo na kung vanilla, strawberry, ganun. Ang flavor na ice cream mo. Okay, so I just bought this also online. I forgot, pero medyo pricey ba? Parang sakto lang naman. Maganda lang talaga siya sa kitchen. Next is one of my... nalagay sa likod. Ito yung bell. Alam yung wala lang. Since parang counter nga ito at parang, di ba, sa restaurant yung mga, yan ay order mo, yan ay order mo. Tapos siya magluto. Parang gano'n. Wala lang. Display lang din siya dito. Siya nakalagay. Tapos here, it's just made of wood. Yan. Hindi ko pa inaalis. Bili ko siya Shopee also. Pero, yan. Hello. Hindi ko pa inalis yung balot kasi yun nga, ayoko lang, baka madumihan agad, masira agad. At saka ito, matagal na to sa akin. Ito yung, actually, pan-display siya na, ano ba to? Ang tag? Barrel. Tama, yun. Barrel. Yun. Pan-display lang naman siya. Hindi naman siya nagagamit. Ayan. Nilagay ko na lang din siya dito. Dati pa yan sa, actually, nawala na nga yung takip. May takip yan dito. Nawala. So, dati pa yan sa, cabinet ko dati. So, alisin muna natin dito. Okay? So, here naman, we have some wine. Ayan. For all occasions. Ito, wine glass to. Pero, alam yung ceramic display lang din na wine glass. Panglagay din talaga sa mga
Ano ito? Bar. Ayan. So, ayan. We have Maria Clara. We have Castle Lord. Ayan. Tapos may mga maliliit dito. Ayan. Maliit na. Ayan. Na Maria Clara. At saka Castle. Ayan. Lord. And then ito, Beringer. Main and wine. Actually, lahat to. Ito lang except this one. Lahat yan, gift sa amin. Ito kasi, parang I think may event dito sa bahay. At since hindi nga kami umiinom, ito lang, yung kaya ng aming powers, inumin. Tapos, ayan pa siya. Hindi pa namin maubos, diba? Unless, siguro sa next event na naman ito, makamaubos. Ayan. So, kung nakikita nyo, itong design na to, ay, actually, yun, na-inspired din to sa isang friend namin na asawa ko. At, yun, ginaya namin. Pero, ito, personal na rin namin to. Alam mo yun? Sige, lagyan natin ang ilaw dyan, para may effect. Ayan, ilaw niya, mintot yan, ikot-ikot siyang ganyan. Anong gusto mo? Tapos, yung mirror naman, ang nag-design nun, yung brother ng husband ko, nalagyan ng mirror dito. Okay, sa last part, ito yung black label. Ito, gift to sa husband ko. At, ano ba? Noong Christmas, eh, hindi nga kami umiinom. Ginawa na lang namin display dyan. Ayan. Tapos merong wine glass. Actually, marami pa akong wine glass na nandoon sa aking pantry. Hiniwalay ko. Kasi ayoko nang lagyan pa dyan or whatever na hanging wine glass. Ayoko na talaga. Gusto ko talaga minimalist. So, ayun, may mirror din siya doon sa taas. Okay, so here naman, this area, ito yung pinakaharapan ng bar. From our living room or sala, ito yung view na makikita mo this area. So, itong chair na to, matagal din to pinagdesisyonan. Actually, mga isang buwan na yung bar, wala pa rin kaming chair dito. Kasi, hindi talaga kami makadecide kung anong chair. Okay? At saka, ang super, super pricey ng mga bar or stool na pang bar. Okay, so ayoko naman ng ordinary lang, umiikot. Ayoko talaga, gusto ko something different na magbabagay sa concept ng bahay. So since ito personal choice ito ng eldest daughter ko, si Sam. Ito na lang. Though hindi ko rin siya masyadong type. Actually, gusto ko dito wood. Kaya lang, wood. Hindi ko na papakita itong table ko for separate vlog na lang yun. Wood kasi yung table ko. Kung wood din to, hindi niya mapapansin, hindi ito mag-stand out. Yun. Ano ang ganun factor? Pa-starry-ry. Siyempre, bar na nga natin ito. So, make it the most out of it. So, yun. We just decided na ito na lang. Sige, ito na. Hindi na kami mag-wood chair. So, kung di nakikita niyo, this is made of steel. Yan. Steel na pinage siya ng gold. Actually, hindi ko nga siya masyadong type kasi parang pang catering. Pero, yun nga, parang ito yung slim kasi kailangan ko, ito yung mga kailangan ko. Slim, na magkakasya dito sa space na to, magkakasya ang tatlo since kung may mga malalaki eh, ganyan, parang pabalot na ganyan. Pero, yun nga, ang problema, baka dalawa lang, baka sumobrang ganyan, di ba ang pangit naman? So, dapat slim lang talaga. So, ito, talagang nakita namin na sina ito yung right choice for this bar. So, ito, may cushion siya, kasama siyang cushion na white foam, ayan. So, ayan, so ito siya, ayan. Parang we bought this online, Facebook Marketplace. At 1,500 each. Something like that. So far, mura na yun. Siya yung isa sa mga pinakamura. So, dapat dalawa lang. Kaya lang sabi ko, dalawa lang. Itatlo na may anak natin. Sabi ko sa husband ko. So, gawin na natin tatlo. Kaya, napakahirap ng qualification namin makahanap ng bar stool na to. Kasi nga, yun na. Kailangan magkasya dito. Maliit. Tapos tatlo. So, yun lang. So, next area tayo. Okay, so in this area, yan, yung bar natin, ito na yung part ng kitchen area na bar.
Ayan. Here, pasensya na lang, dito yung aking dog, si Pepper. Hi, Pepper! Say hi! Say hi to my, ano? Naantok. Mga lobat. Lobat sila kasi morning pa. Sino yun? Poncho! Come here! Poncho! This is Poncho. This is a combination of bulldog and sit shoe. So, ito ay isang bullshit. Baho. Ciao! Siyempre si Charlotte. Hello! Say hi to camera. Say hi! This is really my... Ano ba? My baby. Ito talaga yung dog ko. She's turning 9 years old. 8 years old na siya. Luka mo na. Okay. Doon muna kayo kasi... Ayaw nila umalis. Hey. Yan. Nag-away pa. Okay, so this part of my bar is one of my favorite. Kasi ito yung extended na kitchen. This is, masasabi ko, that my personal design. This is my own design. Sa length, sa sukat, sa laki, sa style. Akin to. Design ko talaga to. Kasi nga, naghahanap ako talaga ng something na counter na ganito kalaki at lalagyan ng mga, alam niyo yung mga malalaking kaldero. Nakatago lahat. Magic place to. Yan. So, later, baka hindi ko na siguro, pakita ko ba? Sige, hindi na. Okay lang. Ayun, so let's start. Ayan. So, nakikita nyo, ayan, yung pinaka-design. Yan. Yan. Pepper, doon ka nila kasi. Kita buntot mo eh. Ayan. So, ayan. Ang design. So, kung makikita mo doon sa pinakamataas, which is hindi ko na guys bubuksan. Okay? Sa pinakataas, dyan nakalagay yung mga, alam niyo yung mga plato na pangbisita, yung mga plato kapag may handaan, serving dish, serving plates na malalaki, nandyan. Sa area na yan. Tapos, in this area naman, ayun, yung mga serving dish ang nandito. Dito pala yung mga plates, no, na pangbisita or pang handaan. Tapos, dito yung mga serving dish. Okay? Yung mga lalagyan ng apoy sa ilalim, mga ganong dish. So, nandito siya lahat. So, imagine, sinukat siya. Nung ginawa siya, pinasukat ko siya according dun sa size nung mga serving dish ko. Okay, so, and this part naman of the cabinet, buksan ko ba? Konti lang, saglit lang. Chanay! Ayan, so, hindi siya masyado maganda. Okay, meron din akong drawer dito. Close na. Ayan, so meron pa siyang drawer dito. So, yan, nakalagay lang yung mga, hindi masyadong ginagamit, mga foil, wraps, yan, dito nakalagay. At, doon sa first layer, alam niyo yung mga ano, microwavable baunan, lagyan ng water, pag basta mga baunan sa first layer. Sa second layer, yung mga maliliit na lutuan, kaldero, sandok, lahat nandoon sa second. Dito sa part na to, which is hindi ko na rin bubuksan, siguro silipin na lang. Konti. Ayun oh. Yun. Ayun, nakita niya ba? Ayan. Sige, close ko na. Thank you. Andiyan yung malalaking kaldero. Ano yung isang ganyang kalaki? Pag may mga handaan, may mga event. Tapos, nandiyan din yung mga picnic baskets. Ayan. So, talagang, hindi ko siya pinaglagyan ng layer para magpatong-patong siya doon. Kasya siya dito lahat. So, ganun. Ganun ko siya dinesign. Talagang personal. Kaya sabi ko personal eh. Para maitago yung mga abubot at hindi maganda sa mata. Ayan. Nandito lahat. Okay. So, let's start here. Sabi ko nga, this is my favorite place. Kung saan, dito ako nagagayat, napre-prepare. Nag-i-slice ng food. Dito yung ano ko. Huwag mo lang kulan muna to. Sa kitchen tour na lang. Pero dito yung area ng gas range ko, sa burner. So, dito ako nag-gagayat ng food. Ganyan, nagpre-prepare. So, favorite place ko yan. Ganyan, kaganyan ka. Tapos, pagtapos mo magluto, nalagay mo siya dito para ilagay doon sa dining. At kita nyo naman yung dining. Later na lang ulit yon sa another vlog. So, here, ano to eh, yung pandesal. Nalagyan to ng bread.
usually pandesal na hindi naubos. Sarap ng pandesal na to, parang may kasama siyang palamang. Yan, hindi siya naubos, usually nandito siya. Yan. Para breakfast, ano lang. Yung mga late nagigising, gusto pa na mag-bread or gusto initin, merong kaming ano to, oven toaster, ganyan, pwede siya initin. So here naman is my fruit, ano to, fruit plate. Fruit, ay, whatever, lalagyan ng prutas. Tagalugin na lang natin, para hindi na mahina. So dito, ito lang ngayon yung fruits namin. Hindi pa ako nakakabili. Kasi, ano ba, naka-work from home din naman ako. So, yun nga, hindi ako lumalabas sa ngayon. Nakabantay ako sa oras. Kaya, iyan. And then, here is, ito yung mga ano, alam niyo, literal lang na coffee area. Ngayon. Ito, sugar, milk. This is milk. And this is, alam yung brewed coffee na kailangan mo pang, ano, i-brewed yung coffee na to. So, I think this is Kapeng Barako from Batangas na binili ng husband ko. Nga pala, coffee lover kami lahat. Though, hindi kami love ng coffee. Bawal sa amin ang coffee. Kaya lang, yung mga kids din, coffee lover. Wala akong magawa. Kaya ito, dito siya. So, yan. So, balik lang muna natin. Okay, this... Ayan, tissue holder. Pag may bisita, diretso doon or diretso dyan. Ganyan lang yan. So, here are sorts of vitamins, medicines. Ayan, we have, or, ba't may oral, ano dito, rehydration. May Lola Remedios, vitamin ng dog. Dogs are part of our family. That's why, here, Berroca, Lagundi, and then, vitamins, sodium ascorbate, vitamin C and Banabati. Ayan, so nandito siya lahat. And this area naman are some sort of parang palaman and pang table. We have cheese whiz, Nidishoy, Skippy, and itong Nutella, konti na lang ang laman, at favorite ng kids, and also vitamins, tsaka ivermectin. Ayan. So, pag masama ang pakiramdam mo, para iwas COVID to. And then, we have chili sauce. Ito, konti na lang. And then, you have new chili sauce. Ayan. So, ayan. Ito naman, yung mga, alam yung mga candies area. Ayan. Ito, ano to eh. Nabili namin sa isang coffee shop. Nakalimutan ko na. Pero, ano siya. Coffee candy. Pero, hindi ko gusto. Pero, ayan. Nandito lang. Ayan. Coffee corner. Ay, candy corner. Ayan. Mayroong marshmallow here. Hello Kitty yan. Tingnan mo. Hello Kitty marshmallows. And, ano to? Snow bear or, ano to? Alimutan ko na. Ayun, fresh na mint na barley flavor. Ito kasi dati, natira na lang yan. Kaya, nilagay ko siya. Okay. Here naman is, have my turmeric, syempre. Dito kasi nakalagay din yung mga drinks namin or coffee corner, tea corner. So, we have our turmeric. Yun, konti na lang to. Minsan ginagawa ko, nagtitimpla ako ng, alam mo ginagawa ko dito, share ko lang ha, minsan nagtitimpla ako ng purong luya, papakulo ako ng luya, tapos lalagyan ko lang siya ng isang powder niya, tapos, pagkulo na, huhulugan ko ng isang slice or dalawang slice ng lemon. At, is another na ginagamit ko dito, alam niyo yung mga yellow rice, yung mga, yung chow rice, ito yun eh. Turmeric lang naman kasi talaga yun. So, pag magluluto ka ng kanin, maglalagay ka lang ng 1 spoon na turmeric. Healthy pa. Tapos, magiging yellow yung rice mo. Tapos, minsan, i-fry ko yun. So, akala ng mga kids naka yung chow siya. So, something like that. So, malaking bagay sa akin. So, malakas kami dito, actually. Meron pa ako isang supot. And we have Choco Bambam. This is, I think this is herbal energy drink na ayan, sobrang tapang lang niya. Pero masarap siya kahit malamig or mainit. Kaya lang, yun nga, natural restoration. It's a natural cacao mixed with herbs daw. So, ipopromote lang kita ko kabambang. So, yan. Here naman is our Lipton. Ayan, black tea. Ayan, mahilig kaming gumawa ng DIY milk tea. So, haluan lang ni Abby to. Si Abby ang gumagawa nun. Haluan lang ni Abby to ng milk and sugar. Ayun. As misan, honey. Yun. Sarap-sarap na niya. Okay. So,
ito, siguro tatanong kayo bata camera na, ito, ito, o last ko na to? Last ko na to? Sige, ito na lang. Actually, wala kaming coffee maker kasi ang coffee maker sa amin parang, ano ba to? Disposable. Ewan ko ba, ang bilis talaga namin sa coffee maker. Kahit heavy duty na yung binibili namin, hindi siya umaabot ng isang taon. So ito, bumili lang ako ng parang something na, ano to? Parang, ikaw yung mismong magde-drain. Ikaw mismo yung gagawa ng coffee. Yan, like dito, lalagay mo, tapos bubusan mo siya ng hot water, at pag na tumulo na siya doon, yun, coffee na yun. Ganon. So, ano na, hindi na kami bumili ng coffee maker. Pero, gusto kang bumili nung daughter ko. Kaya lang sabi ko, sige, try mo. Ayoko na kasi bumili. So, sa ngayon, ayoko na bumili. Kasi nga, ang bilis. Minsan, 3 months lang, 6 months lang. Kasi, puro kami brood. Every day, nagbo-brood kami. Ayan. So, gas-gas na gas-gas. Ito, ano to eh? Ano yung nalagyan? Bigay sa amin to, Mother's Day. I think it's a Mother's Day. Ano? Mother's Day. Ano sa church namin. Yung parang pag nagluluto ka, tapos mo na haluin, lalagay mo na yung sunblock dyan. Yan. Ganyan yung purpose niya. Since malapit nga ito sa aking gas burner, dito nga ako nagpre-prepare. Yan. Paganyan yung aking sunblock dyan. So, ito na. Okay. So, here naman, dito tayo mag-start. Okay, these are different coffee. Ano to? For brewed coffees. These are Bailey's Irish Cream. Iba-ibang flavor siya. Dark roast and mocha. Gift to sa amin ng husband ko. At hindi pa namin na to try. Hindi pa namin siya na to try, pero mukha siyang masarap. Lalo na to mocha, dark roast, and ito, Bailey's Irish Cream. So, for sure, ito try na rin namin to soon. Okay, so here is our electric kettle. Yan, yan lang siya. Yan lang yan. Dito lang kami nag-iinit ng mainit na tubig para sa coffee. And then, yan, ito, alam niyo yung ano? Ito yung giniling na bigas sa probinsya na ginagawang kape. So, sabi ko nga different. Meron kaming kaping barako, meron kaming ganito. Giniling na bigas ito, tapos sinunog, tinutong. Yan, ang bango. Bango-bunga, yamuhin mo. Bango niya. Lalo na pag pinapakuluan ko to, or hinalagay ko rin siya dito. Pero mas masarap to pakuluan. Tapos, i-strainer mo na lang. Healthy pa, kasi bigas to. Okay? Here naman are yung mga ano, 3-in-1 coffee. Here are 3-in-1 coffee rin. Iba-ibang brand kasi iba-iba yung gusto nila. Okay, so kami, ng husband ko ito, light lang kasi ito, sunmade. And then we have our milk here again. So, iba yung brand ng milk na nandoon. I think it's Australian milk. Ito. Pero ito yung Birds Tree. And then we have our Nescafe Gold. Ito, ginagamit to sa, anong ginagawa nyo? Iced coffee, ano? Dalgona. Dalgona. May eksalita, no? Ayan, yun lang. Welcome to my vlog. Ayan, so ito yung ginagawa niyang mga kids. Nahaluan din nila ng fresh milk, I think. Ganun lang. Tapos, bine-blend nila. Ito yung ginagamit nila. So, sabi ko, iba-iba. So, I also have here Ovaltine. Gusto nila ng milk chocolate, ay, ng chocolate. And, ayun, assorted, ano lang. Alam niyo, minsan ba nag-coffee ka, naiipon lang. Ayan, mga coffee mates. Coffee. And these are yung mga bukas na tea. Yung mga, yan, herbal teas. And then, different kind of teas. So, we're done with our coffee area. This is one of our favorite area. Ayan. So, i-flex ko lang. Close up. Here, no, it is a reminder every day na pag magtitimpla ka ng kape, good days start with coffee and Jesus. You know, this is also, this place also is, especially pag wala kaming pasok, Saturday, Sunday is our day na dito kami nagme-meditate, ng husband ko, sharing our lives together, sharing prayers, and we do our quiet time here. Dito, sa lugar na. Okay? So, we're done with the tour. Pero meron lang akong isang iahabol.
Ayun, so ito yung pinaka front view nga ng aming mini bar or DIY bar, home bar. So meron po nang kita nga may pailaw effect here. So this is a LED light, tama, strip lights na nilagay lang namin para ayan, may magandang effect. Like pag malayo ka, papatayin ko yung ilaw later, makikita mo yung effect nito. Ayun. Wala lang pampaano lang, dagdag lang din sa idea namin. Yeah. So it's all about our bar tour. So that's it for my DIY home bar tour for today. Thank you for watching for my vlog. I hope you enjoyed this vlog. Just comment down below, hit like and the notification bell, and subscribe on my channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Always, don't forget to start the day with coffee and cheeses. A friendly reminder from our own home bar. Okay, keep on smiling because life is beautiful. Always be a blessing and inspiration to everyone. God bless you!